Hello mga kabesi, heto na naman po ako para mag-share sa inyo kung paano ko po ginagawa ang aking homemade chocolate ice cream. Hindi po tayo gagamit ng electric hand mixer, bali tinidor lang po ang gagamitin natin para makagawa ng ice cream. So umpisahan na po natin. Unang step po, ilagay na po natin ang creme densada. Kailangan po chilled overnight po yung creme densada para mas mabilis po siyang mag-double up o mag-fluffy po yung texture niya. Tuloy-tuloy lang po sa paghalo hanggang sa mag-double up po yung volume niya, tsaka maging fluffy po yung texture ng cream. Pag gumagawa talaga ako ng ice cream, ito yung malimit kong ginagamit na brand. Kasi yung kinakalabasan po nung ice cream, lalo na pag malamig na po siya, o di kaya naka-frozen na po siya, hindi siya ganun katamis pero sobrang creamy. Kaya mabenta po yung ice cream na tinitinda ko. Iba-ibang flavor po minsan tinitinda ko. Nung nakaraan po nagtinda po ako ng mango flavor kasi hindi ko na po nakuha na ng video kung paano ko po siya ginawa. Next time po, pag may time ako, ipapakita ko po sa inyo kung paano ko yung ginawa. Sa bagay guys, iba-iba naman po kasi ang panlasa natin. Depende po sa inyo kung ano po yung gusto nyong brand na gamitin. Okay na po yung ganyan guys, kaya isunod na po nating ilagay yung evaporada. Depende rin po sa inyo kung ano pong gusto nyong brand na gamitin po. Ganun pa rin po yung gawin ninyo. Halo-haloin nyo lang po siya hanggang ma-mix po lahat. Anyway guys, pwede po kayong gumamit ng Milo powder, cocoa powder, chocolate na powder o di kaya yung melted na chocolate. Ako po kasi, ito na lang pong milk tea powder po yung ginamit ko. Kasi sayang po, hindi po namin naubos eh. Kaya yan na lang po yung gagamitin ko. Same pa rin naman po yung kinalabasan. Lasang chocolate pa rin siya. Tsaka mas masarap siya. Kasi nung hinalo ko po siya ng hinalo, hindi masyadong natunaw yung taas. Kasi kahit po sa hot water niyo po siya ihalo, hindi talaga siya hindi siya mabilis matunaw. Kaya hinayaan ko na lang po yung may nakalutang pa po na powder. Kasi ang sarap po niya nung lumamig na. Nakakain mo yung parang may bits-bits pa po ng chocolate powder. Pagkatapos ko pong haluin guys, sinunod ko na pong ilagay yung chocolate biscuits. Depende po sa inyo kung may gusto pa po kayo idagdag. Roasted nuts, peanuts, pinipig, marshmallow. Depende po sa inyo kung ano pa po yung gusto nyong ihalo para po mas lalo siyang sumarap. Ayan, dahil tapos na natin siyang gawin, ilagay na po natin siya sa mga lalagyan. Ako po, nilagay ko lang po siya dun sa salad cups. Yun lang po yung ginagamit kong lalagyan ng mga binibenta kong ice cream. Tsaka singlaka din naman po siya nung mga binibenta sa market. Kaya wala nga lang po siya nakalagay na brand. Kung gusto niyo po ng may label, pwede po kayo magpagawa. Didikit nyo na lang po siya dun sa mga cups. Bali po, kung gusto niyo po siyang pang-negosyo, sa akin po kasi binibenta ko po siya ng 18 pesos bawat isa dito sa amin. Depende po sa inyo kung magkano niyo po siya ibibenta. Kasi sa akin po, medyo mura ko lang naman nabili yung mga ingredients ko. Depende po sa lugar niyo kung magkano po, mag-costing na lang po kayo para di kayo malugi. Ayan po, tinakpan ko na po siya isa-isa. Bali, nakagawa po ako ng 10 perasong ice cream. Tapos na, pwede niyo na po siya ilagay sa freezer. Sana po may natutunan po ulit kayo sa video na to. See you on my next vlog. Bye-bye!